Para mas mapabagal ang pagtaas ng COVID cases, iminungkahi ng Okta Research na ipagpaliban muna ang pagbabalik ng face-to-face classes at pagbabalik opisina ng mga manggagawa. Katumbas na yan ang mga paghihigpit sa ilalim ng Alert Level 2. Tingin naman ng House Committee on Ways and Means Chairman na si Congressman Joey Salceda, gutom na naman ang aabuti ng marami kapag muling nag-lockdown. May report si Ivan Mayrina. Kung noong mga nakaraang linggo ay paunti-unti sa tig 10% lang ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila, nitong nakalipas sa 7 araw, pumalo na raw sa 53% ang itinaas sa mga kaso batay sa pagsusuri ng Okta Research sa datos ng Department of Health. Ang 7-day average tumaas din mula 86 naging 131 cases. Batay sa analysis nila sa kasalukuyang trend. Sa NCR, posibleng tumaas pa yan to mga 200 to 300 in fact, ang projection namin by end of June, baka umabot na siya ng mga 400 to 500. So medyo bumibilis yung pagtaas ng bilang na kaso kasi dati nasa mga 65 cases lang tayo per day. This time, nasa low risk pa tayo sa Metro Manila, green pa siya. Mm-hmm. Pero by next week, we're projecting nasa moderate risk na tayo, yellow. Current situation natin, hindi pa naman siya nangangahulugan magtataas tayo ng alert level. Pero this is a possibility within the next few weeks. Of course, decision yan ng Department of Health at ng Interagency Task Force. Sa kabila ng pagtaas ng kaso, nananatili pa namang mababa ang healthcare utilization. 23% na okupado mga ward beds at 18% naman okupado sa ICU beds. Nagmungkahi ang Okta ng ilang pwedeng gawin para maawat ang posibleng surge ulit ng mga kaso. Kabila ang pagbabawas sa kapasidad sa pampublikong transportasyon at sa mga business establishment. Ang pagbabalik opisina ng mga manggagawa o face-to-face classes sa pasukan, baka pwede raw munang ipagpaliban. Lahat ng paghihigpit, katumbas sa pagtataas ng Alert Level 2 o higit pa. Hanggang bukas, June 15 ang alert level sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Wala pang anunsyo kung mababago ito. Si Trade and Industry Secretary Ramon Lopez hindi sang-ayon na itaas na muli ang alert level. Dapat daw alam na natin na ang pagkakaroon ng mild COVID cases at mababang ICU utilization rate ay hindi dapat humanto sa pagtataas ng alert level. Kailangan daw ipagpatuloy economic recovery. Tingin din ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, hindi kinakailangan magtaas sa alert level kung mababa naman ang bilang ng mga na-ospital dahil sa COVID. Pinag-iingat din ni House Committee on Ways and Means Chairman Congressman Joey Salceda ang IATF sa pagtataas ng alert levels. Ang magiging resulta raw nito, pagkagutom ng 640,000 na pamilya sa Metro Manila. 1.6 billion pesos sa halaga ng sahod daw ang nawawala sa mga manggagawa sa kada linggulang lockdown. Sabi naman ni Education Undersecretary Tonisito Umali, posible ipagpatuloy pa rin ang limited face-to-face classes sakaling mag-alert level 2. Hindi raw otomatikong babalik ang full-time na online classes. Pag umangat po yan ng alert levels 3 and 4, doon po natin pag-uusapan muli yung distance learning po, malamang po mangyari yan. Sinusubukan pa namin kunan ng bagong pahayag ng Department of Health, pero nauna na lang sinabi na mananatili sa alert level 1 ng Metro Manila hanggat hindi naapektuhan ang healthcare utilization rate. Ivan Mayrina, GMA News. Ganap ng ordinansa ang optional na pagsusuot ng face mask sa well-ventilated at open spaces sa Cebu Province. Pero ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, posibleng maharap sa kaso ang mga opisyal doon kung patuloy silang susuway sa national government. Giit naman ni Governor Gwendolyn Garcia, may responsibilidad siya sa mga Cebuano at hindi sa mga outgoing officials. May report si Leigh Alves. Hindi na lang isang executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia ang optional na pagsusuot ng face mask sa mga well-ventilated at open spaces. Isa na itong ganap na ordinansa sa probinsya ng Cebu. Ipinasayan kanina sa ipinatawag na special session ng Cebu Provincial Board matapos hindi kilalanin ng Department of Interior and Local Government ang kautusan ng gobernadora. Giit ni DILG Secretary Eduardo Anyo, walang legal na basehan ng ordinansa at ang masusunod pa rin ay ang resolusyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF na aprobado ng Pangulo. If you have some, you know, actions, issuances that would cause damage and injury to the government and to the people of Cebu, that is a violation in the anti-graft and corrupt practices. Doon, pwedeng ma-suspend, fine,
pwedeng ma-disqualify. Pero sa panayam ng Super Radio DZBB, nanindigan din si Garcia sa mga inilabas niyang polisiya. 1.4 million Cebuanos voted me into office after the liberal policies that I had implemented in the province to put the economy back on its feet. I have a responsibility to the Cebuanos, okay. Not to Governor, unelected and outgoing officials. Giit ni Garcia, hindi niya kinikilala ang IATF resolution bilang batas na dapat nilang sundin. They keep on insisting on IATF guidelines. Kaya nga tawag yan IATF guidelines. That does not carry the force of law. That was not enacted by Congress, nor is that an executive order signed by the President. That task force can only recommend. No, that's not true. A resolution is already the part of the President issuances. President is nag-uutos niyan. No, hindi yung pilos of recommendatory that they should be aligning with that. Hindi ko pa pwedeng gumawa ng sarili mo. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, ang IATF resolutions ay nakabase sa mga executive order ng Pangulo. Dapat daw mangibabaw ang executive order ng Pangulo sa anumang executive order ng mga local government unit dahil ang Pangulo ang may supervision sa mga LGU batay sa nakasaad sa saligang batas. Suportado ng Malacanang ang legal opinion ni Guevara. Malinaw daw ang utos ng Pangulo, kailangang patuloy na magsuot ng face mask at sinabihan na ang DILG at ang pulisya na ipatupad ang IATF resolution. Leigh Alves, GMA News. Matapos ang Cebu Province, pinag-aaralan na rin ng lokal na pamahalaan ng Quirino ang optional na pagsusuot ng face mask. Sabi ni Governor Dakila Cua, pinag-aaralan na nila ito ngayon para kung nakasalalay na ang desisyon sa mga LGU, handa na ang mga pulisya nila. Gayunman, gusto raw nilang nakabatay ang kanilang desisyon sa siyensya. Pag-aralan natin, baka naman tama yung data na magkaroon ng konting adjustments, no, doon sa mga outdoors na maluwag naman at hindi kumpul-kumpul ang tao, pwede na natin buksan na walang face mask if the risk is manageable or very, very low. Unti-unti nang nabubuo ang gabinete ni President-elect Bongbong Marcos higit 2 linggo bago siya umupo sa pwesto. 19 ang naitalaga niyang cabinet secretaries, kabilang na sa DepEd, DILG, DOLE, Department of Migrant Workers, DOJ, DOF, DPWH, at DSWD. Pero bakante pa ang posisyon ng kalihim sa 10 kagawaran ng gobyerno na may mabibigat na tungkulin sa pagtugon sa pandemya at seguridad. May report si Marie Zumali. Mahigit 2 linggo bago formal na mauupo si President-elect Ferdinand Marcos Jr. bilang 17th Pangulo ng Pilipinas, hinihintay kung sino ang itatalaga sa ilang cabinet post na hindi pa napupunan. Kabilang dito ang ilang kagawarang tutugon sa mabibigat na problema ang kinakaharap ng ating bansa. Ang Department of Health, ngayon nasa gitna pa rin tayo ng COVID pandemic. Ang Department of Agriculture, ngayon may usapin sa supply at presyo ng pagkain. Department of Energy at Department of Transportation, ngayon patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Department of Foreign Affairs at Department of National Defense, sa gitna pa rin ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Bukod sa mga nauna ng pinangalanan ni Marcos bilang kalihim ng iba't ibang ahensya, ayon sa kanyang PCOO Secretary-designate na si Attorney Trixie Cruz Angeles, wala pa raw ipinapaanunsyo sa ngayon at ipaalam daw nila ito kung meron na. Ayon sa Dean ng UP National College of Public Administration and Governance na si Professor Dan Sagil, it does not mean na wala siyang mapili o wala siyang nakukuha. No? Una dyan parang naniniguro yan kung sino talaga ang pupwede ng unang-una. Pangalawa, siguro na-pick up niya nung araw sa tatay niya yung technocracy. No, gusto niya yung mga technocrats who are technically competent to perform the job. Posible kasi yun, kaya walang makuha, talagang walang may gusto because of the seriousness or the gravity of the problem. Hindi naman daw ito nakababahala ayon kay Professor Sagit. So hindi pa rin magiging malaking disturbance siguro or mag-displacement kung ma-retain, for example, for a few months more yung mga nag-o-occupy. Walang ano, hindi ganun eh. Hindi katulad sa economic team eh. Medyo magbagal lang, no? Ma-identify of if no name is floated, may effect na yan, let's say, sa stock market.
Hindi katulad doon sa, let's say, sa energy. Hindi ganun kabilis ang effect niyan, let's say, sa price ng electricity or sa price ng fuel. Hindi ganun eh. Diba? Nauna na rin sinabi ni President-elect Marcos na bigyan daw siya ng panahon na makapamili. Unti-unti raw naman nilang pinupunan ang mga posisyon. Kailangan pa raw kasi nilang kausapin at mapapayag ang mga napipisil nila sa pwesto para sila'y makapagsimula na sa pagpaplano. Mariz Umali, GMA News. Handa na raw si Senator-elect Robin Padilla na sumabak sa Senado. Dumalo kanina si Padilla sa briefing ng Legislative Department ng Senado para matutunan ang mga proseso at patakaran sa paggawa ng batas. Nag-enroll din siya sa Development Academy of the Philippines kung saan siya nag-aaral ng economics, foreign policy at iba pang usaping maaaring talakayin sa Senado. Sa June 28 naman nakatakdang mag-seminar ang lahat ng bagong senador sa Senado. Sabi ni Padilla, marami na siyang isusulong na panukalang batas. Unang-una na ang federalismo. Hiniling daw niya ang maging chairman ng Committee on Constitutional Amendments, isang komite na karaniwang pinamumunuan ng isang abogado at legal expert. May mga abogado naman daw na gagabay sa kanya. Gusto rin daw ni Padilla na ibalik ang death penalty para sa heinous crimes at isama ang pangungurakot sa gobyerno rito. Sabi pa ng neophyte senator, asana makipagdebate siya sa mga kapwa senador. O pero Tagalog. Ay, bakit po Tagalog, sir? Eh, una, hindi naman Amerikano yung mga kaharap ko para mag-English ako. Siguro kung Amerikano, well, I'm willing to debate. Pero mga Tagalog sila eh. Di, Tagalog tayo. Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban sa may-ari ng SUV na sumagasa sa security guard sa Mandaluyong. Sa ilalim ng lookout bulletin, ia-alerto ang Office of the Secretary of Justice at Prosecutor General kapag tinangka niyang umalis ng bansa. Batay sa record ng Bureau of Immigration, hindi pa nakalalabas ng bansa ang suspect. Tinukoy na rin siya ng Land Transportation Office bilang si Jose Antonio San Vicente. Ang biktimang si Christian Joseph Floralde, may iniinda pa rin sakit sa tiyan kung saan siya nagulungan. Nagpunta siya sa Mandaluyong City Police Station kanina para magbigay ng karagdagang pahayag sa mga investigador. Desidido siyang ituloy ang kaso laban sa suspect. Sana naman po, lumutang naman po siya. Siputin niya ho, harapin niya ho yung kaso na isinampa ho sa kanya. Kinansela ng Land Transportation Office ang lisensya ng mga big bike riders sa Binian, Laguna dahil sa kanilang mga peligrosong stunt. Sa viral video na binura na ng original na uploader, makikitang pagewang-gewang at tumatayo pa sa motorsiklo ang mga rider sa gitna ng kalsada. Wala rin silang helmet at naka-t-shirt, shorts at chinelas lang. Ang meron sila, mga blinker at wangwang. Ayon kay LTO Director Clarence Ginto, guilty sa kasong reckless driving ang tatlong rider. Napatunayang din gumamit sila ng unauthorized license plates at illegal accessories. Pagmumultahin sila ng tig 13,500 pesos mula 2016, di bababa sa 1,000 motorista ang binawian ng lisensya ng LTO dahil sa mga paglabag. Sinusubukan pa ng GMA News na mahanap ang mga riders sa video para makunan ng pahayag. Yan po ang pagsabog ng isang cellphone malapit sa dalawang batang naglalaro sa sala ng kanilang bahay sa Vietnam. Narinig din ang pagsabog sa labas ng kanilang bahay kung saan naroon ang kanilang ina. Dali-dali siyang pumasok sa bahay para tingnan ang kanyang mga anak. Maswerte namang hindi nasaktan ang mga bata. Ang commuter na gustong makatipid sa libreng sakayan ng LTFRB kumakapit. Gaya ng mga pasaherong yan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Tinitiis na nila kahit maubos ang oras nila sa kahihintay o mapalayo pa sa tunay na ruta nila basta makalibre ng pamasahe. Sa tala ng LTFRB, merong lampas 100 mga ruta ng libreng sakay sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. 7 billion pesos ang budget para rito. Noong isang linggo, lampas kalahati na raw ang nagagasto sa pondong ito. At kapag naubos na ang pondo, posibleng tigil na rin ang libreng sakay. Matatapos na ang libreng sakay sa ibang rehiyon sa June 30, pero extended naman hanggang July o August ang EDSA busway.
Hashtag Husband Goals ang Kapuso actor na si Mikael Daez. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Mikael ang feelings niya sa pagpapa-fangirl ng misis niyang si Megan Young sa K-pop group na BTS, lalo na sa ultimate crush niyang si Jin. Hindi daw niya ito matatanggap kaya pumili na lamang daw siya ng bias niya at yun si Suga. Nag-decide daw si Mikael na mag-level up at hindi na lamang basta maging asawa ng ARMY. Masaya raw niyang itong ginawa bilang kapalit sa pagsuporta rin ni Megan sa kanyang keyboard building and gaming journey. Magpupulong ang Emergency Committee ng World Health Organization sa susunod na linggo kaugnay ng monkeypox outbreak. Iyan ay para talakayin kung dapat nang ituring na public health emergency of international concern ang sakit. Ayon sa WHO, nakakaalarma na ang pagkalat ng monkeypox virus. Sa ngayon, 1,600 na ang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa 39 na bansa. 72 na ang nasawi. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Hinaing ng mga behero ng mga produktong sa pool ng walang prenong pagmahal ng petrolyo, abangan sa saksi, susunod na. Ako si Ato Maraulio. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.